Muling isinalang sa Kamara ang Freedom of Information Bill na kapag naisa batas ay magbibigay ng karapatan sa publiko na silipin ang mga transaksyong pinapasok ng mga opisyal ng gobyerno. Pero bago umusad ang panukala sa second reading, kailangan munang aprubahan ito ng di bababa sa 145 kongresista. May news to go si Sherry Ann Torres. December 11, 2012, ipinasa ng House Committee on Public Information ang Freedom of Information Bill na 2010 inihain sa Kongreso. Kagabi na isalang na rin sa plenaryo ang FOI Bill o House Bill 6766 na kapag naisa batas, pwede nang silipin ng publiko ang mga kontrata at gastusing pinapasok ng sino mang opisyal ng gobyerno. Sa harap ng 184 na kongresista na dumalo sa sesyon, inendorso ni Eastern Samar Representative at Committee Chairman Ben Evardone ang FOI Bill na anya ay pagsunod sa konstitusyon para sa freedom of information at mandatory disclosure sa panig naman ng mga opisyal. The bill will change governance as we know it, radically and for the better. Kasama sa FOI Bill ang ilang exceptions, gaya na sa national security, minutes of the meeting o pagdedesisyon base na rin sa hiling ng Pangulo, at internal at external defense. Si Deputy Speaker Erin Tanyada, main author ng FOI Bill, nakiusap sa mga kasamang bigyang tsansa ang panukalang ito. I urge all of us to cast away our personal apprehensions and see the FOI Bill as a measure that will enable a stronger democracy. Hindi na pinayagang magsalita sa sesyon ang tatlo pang sponsor ng FOI Bill. Ayaw na raw kasi na minorya. Pero paniniyak ni Majority Leader Neftali Gonzalez II. Again, resume consideration of the FOI. But as I've said, magiging problema lang dyan talaga. Walang yung at least 145 na nadyan. Limang session days na lang, bakasyon na ang Kongreso. Sabi ni Evardone, susuko na raw siyang ilaban ang FOI Bill pag di pa ito nakapasa sa second reading bukas. Pero si Tanyada at iba pang may akda nito, wala raw balak sumuko. Sherry Ann Torres, GMA News.